Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Dito ay wala na tayong mga intro-intro. Tuloy-tuloy na tayo sa pandidema. Wala, ang pag-usapan naman natin dito ay ang PVC na pintuan ng siya. Kasi ang gusto ng maari ng bahay, gusto niya, maiba yung kulay niya kasi mukhang CR daw ang kanyang kwarto. Dali, ang may-ari nito ay isang doktor. Ngayon, ang unang ginawa namin para mabagong ang kulay, nilihan namin ng 240 tapos pinagtagan at ito ang pra-primer namin ngayon. Epoxy primer gray. Ang templada nito ay 311, ibig sabihin 3 part of epoxy primer gray, 1 part of catalyst at 1 part of epoxy reducer. Ngayon, pagka tapos nating maliha, pagtagan lang mabuti at gamitan natin ng ganitong roller. Gaya ng nakikita nyo, ang roller na ito ay ginupitan ko siya. Ginawa kong flat top, kumbaga sa ulo ng tao, pinaiksi ko talaga yung buhok ng baby roller. Bakit ko pinaiksi? Kasi wala kaming pudpud na roller. Kadalasan ang ginagamit naming mga roller ay mga pudpud para makinis talaga yung pagkakapahid o pagkakaroller. Kaya nito ay natapos ko ng ni-roller ng epoxy primer na hindi ko na naipakita. Isang araw ito bago ko niliha at tuloy ipipilis ko na ito ng QDA. Dali, ang pinang liha ko dyan ay number 240 din para hindi makita yung gasgas o yung mga ngipin ng liha. Kasi pag number 120 o 100, makikita mo talaga yung parang mga daan ng liha. Kaya 240. Ganyan lang ang ginawa ko sa baby roller na yan. Ganyan ang lagi kong ginagawa kaya makinis. Minsan ang ginagamit ko ay baby roller na foam. Kaya lang pag baby roller na foam, mahirap kontrolin. Ginugupit ko pa yung gilid niya pag baby roller na foam. Kaya lang mabigat at mahina sa pagkuha niya ng pintura. Hindi gaya ng baby roller na ganito. Gupitan lang. Nang paiksin lang yung buhok niya at suklay-suklayin. Kung bago yung roller kasi, parang magaspang yung pagkakapinis. Kaya ang gagawin natin dito ay ganyan, medyo papatayuin natin yung patayuin yung buhok at gupitan ulit para ka rin nagugupit ng tao na gwapo. Ayan, pagkagupit na ganyan, suklayin at tanggalin yung mga hibla na buhok ng roller. Kaya nang pinapakita ko dyan, ganyan lang ang pag-roller. Pagkaliha, pagtapos, recta QDA na siya kasi mayroon na siyang epoxy primer. Pagka-roller mo ng patayo, ipipinis mo naman siya ng pahalang. Ganyan ang ginagawa ko. QDA, bali, tatlong coating yan. Kasi pag dalawang mano lang ng QDA, hindi niya matatakpan yung kulay ng epoxy primer na gray. Sana sa kunting tips kong ito sa pagpipintura ng PVC o plastic door na pang CR ay meron akong kunting tips at naituro sa inyo na pwede nyong gayahin, lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong matuto sa pagpipintura. Sana palagi kayong mag-like, share, and subscribe at palagi kayong susuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid.